Ang dami kong katanungan sa Panginoon kung bakit ako dumaranas ng kabiguan. Pero ang kasagutan ay unti-unti ko nang naiintindihan. Dear Madam Native Filipina, gusto ko na pong i-share ang last part ng kwentong afam ko. At para na din hindi maguluhan ang mga followers mo sa aking kwento, iminabuti ko nang i-summarize ang kwentong afam ko. So ang unang naging afam ko, Madam, ay nagtatrabaho sa oil field. Isa siyang Amerikano. Napaka-busy niya talaga sa work niya. And then dumating sa point na bigla na lang siyang nawala. Kahit wala naman kaming pinag-awayan, hindi na siya nagparamdam sa akin. Tinatawagan ko siya pero nagri-ring lang. Never nasagot ang mga tawag at messages ko. Fast forward, hinayaan ko na lang siya. Kasi sa isip ko noon, wala din namang nawala sa akin. Kasi hindi pa naman kami nagkita ng personal. Siyempre, masakit. Kasi napamahal na siya sa akin in 5 months naming magkausap. So, fast forward, nag-move on na ako. Pero may trust issue na. And then, nakilala ko ulit ang isang Amerikano. Itong AFAM number 2 American ay isang prison officer. Lagi na kaming nag-uusap. Pero gusto ko pa siyang mas kilalanin pa kasi may ex-girlfriend siyang Pinay na nagtatrabaho sa bansang Taiwan. Niloko daw siya. May visa na sana yung ex niyang Pinay na si Anna. Noong February this year, 2024 sana ang alis niya papuntang Amerika para sa kanilang kasal. Kaso nahuli niya na nakikipagbalikan ito sa ex niyang Pinoy. Madam, worried ako noon na baka gaganti lang itong American number 2 dahil nasaktan siya ng Pinay. Kaya naman madam, hindi na po ako nagmadali. Baka masaktan lang din ako sa huli kasi minahal niya talaga ang ex niya. At baka biglang magkabalikan sila. So ayun madam, continues ang aming talking stage ni American AFAM number 2. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagparamdam ulit si American number 1 na COVID pala siya at talagang napuruhan. Na-isolate siya ng mahigit isang buwan, kaya hindi siya nagparamdam sa akin. Hindi kasi niya nasabi sa family niya ang passcode ng cellphone niya. Kaya hindi na ako na-update pa ng kanyang pamilya. Yung family ni AFAM number 1 ay suportado ang relasyon namin. Gusto nga nilang i-convince ko si AFAM number 1 na mag-retire na. Total, stable na ito sa buhay. May mga investment na rin. Hindi na kailangang magtrabaho pa. Pero hindi pa rin nakumbinsi si AFAM number 1 na mag-retire. So si AFAM number 1 ay binigyan ng 6 months leave with pay. May ticket na siya papuntang Pilipinas. At yung bakanteng lote sa harap ng bahay namin ay pina-reserve niya para bilhin sana. Kaya lang madam, hindi na po naging maayos ang komunikasyon namin kasi pabalik-balik na po siya ng hospital dahil hindi pa rin siya fully recovered sa COVID. So to make the story short, in-encourage ko na lang si AFAM number 1 na magpagaling siya. And also, makakahanap pa siya ng babaeng para talaga sa kanya. At ito namang si AFAM number 2 ay hinayaan ko na din sa piling ng ex niya. Kasi alam ko naman na doon siya masaya kahit hindi pa niya sabihin sa akin. Kaya nag-giveaway na lang ako. At yun na nga, nagkabalikan nga sila. So after ko pong kausapin silang dalawa ay nag-lie-low muna ako ng mga ilang weeks sa dating site. And then isang araw, day off ko noon. Naisipan kong i-open ulit ang dating account ko sa Pinya Love. And then may nakita akong isang chat about 3 weeks ago na, pero hindi ko pa nasisin. So this time, isang Australian po ang nag-message sa akin. 50 years old. He is a teacher and a businessman at the same time. Fast forward madam, we decided na umalis na sa Pinya Love dating site at nag-continue na lang ng pag-uusap sa WhatsApp. So ang bilis lang ng mga pangyayari. After a week naming pag-uusap, decided na siya kaagad na puntahan ako. Nag-book na po siya ng ticket para magkita kami kahit hindi pa naman kami mag-jowa. And ito pa ang mas nagustuhan ko. He never pressure me. Ang sabi niya, okay lang sa kanya na tsaka na ako mag-decide after naming magkita. Kasi gusto niya lang talagang mag-effort. So ayun, he gave me all the details about his flight and hotel. Nag-send na din siya ng 135,000 in just 1 week. Pero hindi ko ginagalaw ang pera. Ang sabi niya, ibili ko ng kahit ano.
at huwag ko daw iisipin na utang na loob ito sa kanya para lang magustuhan ko siya. Madam, dumaan ang 1 month, naging okay ang komunikasyon namin. At nagugustuhan ko na din siya. On Mother's Day, napakagalante niya madam. Nagbigay siya ulit ng 150,000. Madam, instead of ibili ko ng kung ano-ano, eh napagdesisyonan kong ipuhunan na lang sa negosyo ang perang binigay niya. One time, napag-usapan namin ang tungkol sa loteng for sale dito sa harap ng bahay. At dahil gusto niyang magkabahay kami, eh binili niya agad sa halagang 450,000 at gusto niyang ipangalan sa akin ang titulo. Madam, paulit-ulit kong tinatanong si Lord kung ito na ba talaga ang lalaking bigay niya. Sobra-sobra po ang binigay ni Lord sa akin. Kasi ang hiling ko lang naman ay sana mabigyan ako ng lalaking mabait, tanggap at mamahalin kaming dalawa ng anak ko. Sobrang saya ng puso ko, madam. Dahil tinatrato niya akong parang isang Disney princess. Napaka-caring niya. Willing din siya na mag-forgood na sa Pilipinas after 5 years. And then dalaw-dalaw na lang sa Australia para bisitahin ang business at family niya. So ito na nga madam, fast forward, dumating na ang araw ng aming pagkikita. Last part na ito ng kwento ko. Fast forward madam, nasa airport na po ako para sunduin siya. Hindi ko na po alam kung paano ma-explain ang emotion ko. Pero nung sinalubong niya ako ng yakap at kinis sa noo and cheek, ay na-feel ko po yung assurance and love. Madam, wala pong araw na hindi maganda sa duration ng pagsasama namin during his stay dito sa Pilipinas. Super happy and thankful po si Afam nung dinala ko po siya sa province namin because my family welcomed him like their own child. Madam, kinausap po ni Afam ang family ko what his intentions and plans to me. Sinabi niya sa mga magulang ko kung gaano ako kahalaga sa kanya pati na ang anak ko. Madam, nag-aasikaso na din pala ako ngayon ng mga papeles ko to visit him and his family sa Australia sa darating na January 2025. If God permits, madam, possible po nasasabay ako sa kanya pabalik ng Australia. Sana po ay mag-grant ang request namin for my tourist visa. Sabi ni Afam na wala naman siyang nakikitang magiging problema para hindi ako ma-approve dahil kaya niya akong suportahan in everything during my stay. Madam, hindi pa din ako tumitigil kapapasalamat kay Lord. Kasi alam ko po na siya ang dahilan ng lahat ng ito. Nung namatay po yung tatay ng anak ko, madam, madami akong katanungan kay Lord noon. Bakit yung tatay pa ng anak ko ay napakabait na tao? Madam, yung kasagutan pala ay unti-unti ko nang nakukuha at naiintindihan. Na hindi ka ilalagay ni Lord sa sitwasyong hindi mo kaya. At mas lalong hindi ka hahayaan ni Lord na mapunta sa taong hindi mo deserve. Lalo na if alam mo naman sa sarili mo na mabuti ka. Madam, masayang masaya po ako at lalo na ang anak ko kasi may daddy figure na siya. Kasabay ko na din pong nakaprocess ang papeles ng anak ko. Pero hindi ko pa alam kung maisasabay ko ba talaga siya pagpunta next year. Alam ko darating ang time na maisasabay ko din po ang anak ko. Madam, next year na din po ang kasal namin, month of April. Engaged na po kasi kami. At na-witness po mismo ng family ko ang proposal niya. Yung lupa na nabili namin ay okay na ang mga papeles. Papasimulan na din po namin ang pagpapatayo ng bahay ngayong darating na September. Hopefully, madam, matapos na ang bahay bago magpasko para maisabay na ang Christmas sa house blessing. Kasi saktong nandito po si Afam that time. Madam, salamat po for inspiring me na pumili ng mabuti at huwag magmadali. Thank you, Madam Letter Sender, at hindi mo nakalimutang ibahagi ang happy ending ng iyong kwentong Afam. Kami po ay maligayang bumabati sa iyo ng congratulations and sana all. Para sa lahat ng mga nakikinig sa kwento ni Sender, sana po balang araw kwento niyo naman ang mabasa natin dito sa Afam Stories by Native Filipina. Sana din na-inspire kayo at may natutunan kayo sa kwentong ibinahagi niya. Number 1, ipagdasal at hilingin kay Lord ang simpleng hiling at paniguradong sobra-sobra pa ang ibibigay niya. Number 2, huwag padalos-dalos ng desisyon. Pag-isipang mabuti at tansyahin kung ano ba talaga ang dapat gawin. Hindi porket may mga Afam na gusto ka, ipapatusin mo na silang lahat. Kahit alam mong may mali na. Number 3, don't rush things. Kung biglang isang araw pagod ka na, well, pahinga lang muna.
Trust the Lord kung kailan niya ibibigay ang happiness na deserve mo. Kasi alalahanin mo na ang Diyos hindi basta-basta nagbibigay ng ating mga hiling hanggat hindi tayo natututong maghintay at hindi tayo matututong kumapit sa Kanya. Let's always remember na ang Diyos palaging andyan nakatingin sa ating mga gawain. Pag nakita ng Diyos na mabuti ang ating hangarin, and then paniguradong malaking biyaya ang darating. Thank you mga madam sa patuloy na suporta. Mahal tayo ng Diyos.